Maraming salamat po sa pakikinig ng unang yugto ng kwento ni Rose. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang pangalawang kabanata ng istorya niya. Pero bago po natin simulan, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification dito sa aming channel para lagi kayong updated sa mga new videos na i-upload namin. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, napakabilis ng pangyayari. Buti ay saktong kakagaling ni Roy sa trabaho nang madatdan niya kung sapu-sapo ang tiyan ko. Dali-dali ako nitong dinala sa hospital at doon ay napaanak ako nang wala sa oras. Alam ko na agad ang sinasabi ni Aling Trinidad. Matigas ang ulo ko, kaya't heto, nailagay ko sa kapahamakan sa ikalawang pagkakataon ang anak ko. Premature baby. Napakapabaya kong ina. Mula sa incubator ay tanaw-tanaw ko ang aking anak. Alam kong minomonitor pa nila ito at delikado ang sitwasyon ng anak ko. Kaya walang araw na hindi ako umiiyak at nagdarasal, na sana ay bigyan ako ng pagkakataon para makasama ng matagal ang aking anak. Na siyang pinaglabanan ko at naging dahilan kung bakit iniwan ko ang buhay kasama ang pamilya ko. Si Royce ay nasa aking tabi. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil kung di sa kanya, ay baka doon ako napaanak. She's fighting, Rose. Tinig kong sabi ni Royce. Napaangat ang tingin ko dito, na tinititigan din ang bata na nasa loob ng incubator. Ang tigas kasi ng ulo ko, kung sana ay nakinig ako sa nanay mo. Kaso, ano naman ang ibabayad ko? Ngayon ay mas namomroblema ako. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang bayarin ko sa hospital. Basta lamang mailigtas ang aking anak. Nanginginig kong sabi. Nakaramdam ako ng marahan na paghima sa balikat ko. Malakas ang anak mo, Rose. At tama yan, pakatatag ka. Don't worry, I paid all the hospital bills. Wala ka nang aasikasuhin pa. Sabi nito. Tuloy ay naluha ako sa kanya. Maraming salamat ha. Maraming salamat talaga. Hayaan mo kapag nakalabas na kami dito at maging okay na ang lahat ay hindi ko kalilimutan na bayaran ka. Pangako. Wika ko na siyang ikinailing ni Royce. Huwag mo nang isipin yon, Rose. Mag-focus ka muna sa anak mo. Siya na lang muna ang intindihin mo, okay? Tumango na lamang ako. Napakahirap makita ang anak mo na hindi mo alam kung tatagal pa ba ito o susuko na. Kahit may pagkakataon na pinanghihinaan ako ng loob, ay pinipilit kong labanan. Nagdadasal ako na sana ay maging okay na ang anak ko. And of course, in Jesus' name, my baby is now fine. Ngunit sa kabila ng pagiging okay ng anak ko, hindi ko inaasahan na may muling magpapakita mula sa aking nakaraan. Nagkamabutihan kami ni Royce. Katunayan ay hindi naging hadlang sa amin si Aling Trinidad. Apo na nga kung ituring nito si Risa, na siyang pangalan ng baby girl ko. Nang ligawan ako ni Royce ay sa totoo lang nagulat ako. Ngunit nang ipakita nito kung gaano siya kasinsero at kung gaano niya ako kagusto, ay pumayag ako na maging kaming dalawa. And of course, may blessing yon mula kay Aling Trinidad. Ngunit sa kalagitnaan ng relasyon namin ni Royce, ay hindi ko inaasahan na may magbabalik. Masaya na kami ni Royce at anak kong ituring nito ang anak ko. Marunong rin itong mag-alaga ng bata
at natutuwa ang puso ko sa tuwing nakikita ko itong nilalaro si Risa. Kamukha mo ang anak mo. Parehong kayong maganda. Sabi nito na siyang ikinangiti ko. Buti nga kamukha ko eh. Wika ko habang nakatitig sa aking anak. Nasa ganun kaming ayos nang humahangos na pumunta sa silid ko si Aling Trinidad. Rose, baka sa mukha nito na tila hindi siya nasisiyahan. Kaya napakunot ako dahil doon. Bakit po? Tanong ko sa ginang. May naghahanap sa'yo. Victor daw ang pangalan niya. Pagkasabi ni Aling Trinidad noon ay tila para akong binuhusa ng malamig na tubig. Hindi ko kasi alam kung bakit pa ako hinahanap nito. Kayong halos may isang taon na itong hindi nagpapakita sa akin. At kung saan masaya na ako sa piling ni Royce ay tsaka siya biglang susulpot. Ipinasa ko kay Royce ang anak ko na si Risa at lumabas ako ng silid. Doon ko nakita ang lalaki na may isang taon kong hindi nakikita. Bahagyang nag-iba ang itsura nito. Pumayat siya at sa kanyang mukha ay halatang hindi umasenso sa nagdaang panahon. Napaigtad ako nang hawakan nito ang kamay ko at niyakap ako. Nakita ko si Aling Trinidad na salubong ang kilay. Siya ba ang ama ng anak mo? Biglang tanong ni Aling Trinidad na siyang nagpalaki ng mata ko. Nakita ko rin kung paano napakunot ang kilay ni Victor. Anak? May anak tayo? Tanong nito. Ako naman ay hindi makapagsalita. Ano kasi? Ngunit bago ko pa maituloy ang sasabihin ko ay niyakap ako nito ng mahigpit. Masaya ako. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ngayon na may anak na tayo ay pwede na kitang iuwi sa amin. Wika nito. Ngunit akmang yayakapin pa ako nitong muli nang may humila sa braso ko. Wala kang iuuwi. Hindi mo sila iuuwi. Ang tinig ni Royce na siyang lalong nagpakaba sa akin. At sino ka naman? Tanong ni Victor sa maangas na boses. Wala na ang kaninang lambing sa tinig nito. Ako ang boyfriend ni Rose. Ikaw, sino ka ba? Hindi ba't pinabayaan mo na sila? Ani Royce. What? Ikaw? Boyfriend ni Rose? Sigurado ka ba dyan, pare? Eni, hindi pa nga kami naghihiwalay ni Rose, tapos kayo na? Pagkasabi niyo ni Victor ay doon ko lamang napagtanto. Hindi nga kami naghiwalay ni Victor. Tuloy ay napalunok kong hinarap si Royce. Matapos nung araw na yon ay hindi ako sumama kay Victor. Ngunit nagbitaw siya ng salita na babalikan ko kayo ng anak natin, Rose. Na siyang ikinabahala ko rin. Ngunit ang concern ko ay na kay Royce. Natatakot ako sa kung anong nasa isip nito ngayon. Kinausap ko muna si Aling Trinidad at ipinaliwanag ko muna sa kanya ang buong pangyayari. Naintindihan naman niya ako at sinabi na hindi ko naman kasalanan. Dahil pinagtabuyan ako ng nanay ni Victor at iniwan din ako nito nang walang pasabi. Mabuti pa nga, Iha, nakausapin mo ang anak ko. Ako na lamang ang magbabantay dito kay Risa. Ani Aling Trinidad. Malaki ang pasasalamat ko kay Aling Trinidad. Sapagkat kahit na nagmukha akong manluloko ay pinakinggan niya pa rin ang kwento ko. Maari ba tayong mag-usap, Royce? Tanong ko sa aking nobyo na tulala sa labas ng bahay. Nang pumaling ito sa akin ay hindi makikitaan ng kahit na anong emosyon ang mukha niya. Ngunit ang sumunod nitong sinabi ang hindi ko inaasahan. Maghiwalay na tayo, Rose. Sabi nito sabay talikod sa akin. Dahil hindi man lamang nito nakuha na makinig muna bago sabihin ang kanyang desisyon. Hanggang dito po muna muli ang aking kwento. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang istorya ng buhay ko. Nagmamahal, Rose.